As of 4 in the morning, ay huling namataan ang sentro ni Neneng, 575 kilometers na lamang po sa silangan ng bayan ng Calayan sa Cagayan. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may bugso hanggang 70 kilometers per hour. At may kabagalan pa rin ang pagkilos nito, 15 kilometers per hour, unti-unting palapit ng ating bansa. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nyo, itong outer rain bands nitong si Bagyong Neneng ay nagpapaulan na dito sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley, itong Batanes and Cagayan provinces. At sa mga susunod na oras, asahan pa rin natin mas maraming lugar pa dito sa Northern Luzon na magkakaroon ng mga pag-uulan at mga pagbugso ng hangin. In other areas naman ng ating bansa, meron namang epekto ng trough o yung extension nitong si Bagyong Neneng na nag-i-interact dun sa southwest na hangin, kaya nagkakaroon din ng mga kaulapan dito sa Southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Ito naman po yung pinakahuling track ng pag-asa regarding kay Tropical Depression Neneng. Kung mapapansin po nyo, ngayong umaga ay mananatili ito sa Tropical Depression, pero as early as tanghali or hapon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm. Sumaring nasa 65 kilometers per hour na yung lakas ng hangin at immediately po magtataas na tayo ng tropical cyclone wind signals sa maraming lugar dito sa Northern Luzon. Asahan po natin simula po mamayang hapon hanggang bukas ng hapon, pinakamalapit itong si Bagyong Neneng at isang tropical storm nga. Pagsapit bukas or mamayang gabi, as early as mamayang gabi, asahan po natin yung mabugso na ng hangin associated mismo dito kay Bagyong Neneng. Magpapatuloy ang malakas na hangin at ulan dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, lalo na yung northern parts. Itong parting Cagayan, Batanes, and Babuyan Islands, Apayawin, Kalinga, at maging Ilocos provinces. Habang tumatawid po ng Luzon Strait bukas, ay possible din hapon hanggang sa gabi ay lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm dito po sa may Luzon Strait at unti-unting lalayunan ng ating bansa. But by then, asahan pa rin po yung mga pagbugso ng hangin lalo na dito sa may Ilocos Region and Cordillera pagsapit bukas. Sa Lunes naman po, hanggang sa Thursday, ay unti-unting liliko or bababa na ito southwestward dahil dun sa paglakas po ng northeasterly surface wind flow, pero mananatili pa rin itong malakas as a severe tropical storm habang nasa may South China Sea. Sa ngayon po nakataas na ang tropical cyclone wind signal sa mas maraming lugar, kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan kabilang po ang Babuyan Islands, ngayon din ang northern and eastern portions of Apayao, particularly Luna, Santa Marcela, Flora, Pudtol, and Kalanasan. Sa extreme northern portion of Isabela, particularly Santa Maria, San Pablo, and Makunakon. At dito rin po sa northern portion of Ilocos Norte, meron na tayong signal number 1, particularly sa Pagudpud, Bangi, Burgos, Pasukin, Vintar, Dumalneg, at Adams. Inulit natin, the moment na mag-tropical storm itong si Bagyong Neneng, ngayong tanghali pa lamang, itataas na natin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa malaking bahagi nitong mga nabanggit natin na lugar, habang ilan lugar pa po dito sa Northern Luzon na magtataas tayo ng signals number 1 at number 2. Worst case scenario, kapag itong si Bagyong Neneng ay naging severe tropical storm, somewhere dito sa may Luzon Strait habang binabagtas ang Babuyan Islands or Batanes, ay posible pa tayo magtaas ng signal number 3, lalo na dito sa may Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan. Ano naman ang inaasahan natin na malalakas na mga pag-ulan regarding dito kay Neneng? Ngayong umaga hanggang hapon, hasahan po natin ang light to moderate with at times heavy rains sa Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, at Ilocos Norte. Then pagsapit po mamayang gabi hanggang Sunday ng gabi, ay mas malalakas pa yung mga pag-ulan natin, moderate to heavy with at times intense rains ang mararanasan, dun pa rin po sa mga nabanggit natin na lugar, at asahan sa ibang lugar pa, light to moderate with at times heavy rains naman, dito sa northern portion of Isabela, natitirang bahagi ng Ilocos Region, at natitirang bahagi ng Cordillera Region. So sa susunod po na 24 oras, mataas ang chance na magtataas na tayo ng heavy rainfall warnings, mapa yellow, orange, or red man yan, at possible din ang mga rainfall advisories in other areas of southern portion of Northern Luzon. Meron din tayong mga occasional rains sa western portion of Mimaropa and western Visayas. Kung mapapansin ng ating mga kababayan doon, nagkakaroon din ng mga pag-ulan. Pero ito po hindi dahil direktang epekto nitong si Bagyong Neneng, kundi dahil dun sa trough or yung extension ni Neneng na nagko-converge or nakikipagsalubungan dun sa hangin na galing sa Timog Kanluran. In terms of severe winds, yung mga nabanggit natin na lugar na mayroong signal number 1, strong winds na po yun,
Then pag meron na tayong signal numbers 2 and number 3, storm force winds na po na tinatawag, or may kalakasan na yung hangin, equivalent na po yan sa tumatakbong normal na takbo ng isang sasakyan. Habang meron namang occasional gusts sa Southern Luzon and Visayas, inuulit natin dahil po yan sa convergence or pagsasalubong ng hangin na galing kay Neneng at sa southwesterlies. Inuulit natin, no? Further intensification po ang possible po dito kay Neneng habang binabagtas ang Philippine Sea at ang Luzon Strait. Maring ngayong araw, lumakas pa ito bilang isang tropical storm habang bukas, habang binabagtas or pagkalampas ng Luzon Strait, ay maging isang severe tropical storm ito. At maaaring na tayo magtaas ng signals number 2 at number 3. Yung sentro ni Neneng maaaring lumapit po or mag-landfall dito sa may Batanes or Babuyan Islands Sunday morning or afternoon. But inuulit po natin, ang pinag-uusapan natin ay sentro. Yung kabuuan nitong si Neneng, kung mapapansin po nyo, naglalaro sa 200 to 300 kilometers po mula dun sa sentro. So kung ano man yung mga lugar, mga 200 to 300 kilometers from that center, like example, itong malaki po yung bahagi ng Northern Luzon, ay magkakaroon din ng malalakas na mga hangin. So wag po tayong mag-focus dun sa mismong sentro nitong si Neneng. In terms naman doon sa ating track, lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Neneng sa Lunes, kung saan papasukin na ito ng northeasterly surface wind flow, kaya babagsak, kumbaga, yung direction nito pababa at heading towards the South China Sea. In terms of our gale warning naman po, meron tayong matataas sa mga pag-alon dahil sa northeast wind flow at dahil na rin kay Bagyong Neneng dito pa rin sa mga baybayin sa norte. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Hanggang 5 metro po or halos 2 palapag ng gusali ang mararanasan ng ating mga kababayan doon sa ating baybayin. Kaya mag-ingat po sa mga malalaking sasakyang pandagat at pinagbabawalan as much as possible yung ating mga mangisda at yung mga small sea vessels. Sa mga susunod pa na araw, habang lumalapit si Neneng at lumalakas yung ating northeasterly surface wind flow, may mga matataas na alo na rin po dito sa kanlurang baybayin ng Central Luzon and even dito sa may Aurora, Quezon Province and Camarines Provinces. Ngayong araw po, asahan na ang mga pag-ulan, inuulit natin dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pinaka-apektado itong Batanes, Cagayan, Apayao and Isabela. Meron na po tayo dyang signal number 1, so asahan yung mga pagbugso ng hangin at meron din pong malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng baha or landslides. In other areas ng Northern Luzon, particularly itong Abra, Kalinga, Ilocos Norte at Ilocos Sur, asahan po ang maulap na kalangitan, may mga light to moderate with at times heavy rains na posibleng magdulot ng baha or landslides. Sa ating mga kababayan naman sa Southern Luzon, apektado tayo ng trough o yung extension nitong si Bagyong Neneng, particularly itong Mimaropa and Bicol region. Asahan po natin yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms na posibleng magdulot din ng baha or landslides. Lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan for the rest of Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila and Calabarzon, asahan po natin generally magiging maaraw naman sa morning. Walang direct effect galing dito kay Bagyong Neneng. Pero asahan po natin pagsapit na tanghali, nagiging cloudy na. Merong mga chance ng pag-ulan pero hindi po ito malalakas at hindi rin tuloy-tuloy. For Metro Manila, asahan natin hanggang 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Western Visayas, affected din po tayo dyan ng trough or extension nitong si Bagyong Neneng. Habang sa natitirang bahagi naman ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron lamang chance na mga pag-ulan sa hapon, lalo na dito sa may western side ng Eastern Visayas. Samantala sa ating mga kababayan sa Mindanao, morning pa lamang mataas na ang chance ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Then pagsapit po ng tanghali, malaking bahagi ng central part of Mindanao, itong Northern Mindanao and Soksarjen, mataas ang chance ng mga thunderstorms. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi pa ng northern portion of Mindanao, itong Northern Mindanao, Caraga region, and Zamboanga del Norte, mataas ang chance ng mga pulupulong pag-ulan.